daming batas. May batas ng alliance, may batas ng national, may batas. Ano ba talagang batas dapat natin sundin? May hawak na internal branches or nasa central, pwede po kayo magtanong. Sir, ang katanungan ko, tungkol nga dito sa alliance, kasi hindi ko maano naintindihan. Kasi unang una, ang daming batas. May batas ng alliance, may batas ng national, may batas. Ano ba talagang batas dapat natin sundin? Sundin yung alliance. Sino ba? Director, explain mo dito sa chairman natin. Kasi naguguluhan ng ano eh. Naguguluhan. Halika. Naguguluhan ng ano. Ano ba yung batas? May kautusan ng national. Oh, yan. May kautusan ng regional. May kautusan din ng chairman ng alliance. Hindi. Ano ba talaga dapat sundin? Sir. Kasi kami, naisakop na kami ngayon sa alayan. Hindi na pala. Pwede kong pagkutin yung ano mo. Okay. Okay. Para malinaw sa lahat. Ano? Ang pagkaintindi ko sa itong sinasabi, Sherman. Central branch ako. Meron ako tatlong pilar. Alliance pilar, division pilar, at saka coalition pilar. Tama. Ano ang trabaho nito? Yun siguro ang gusto nyo hinahanap. Ano ang trabaho nito? Ang trabaho ng alliance pilar, i-manage mo, sa akin pagkakaintindi, correct nyo ako kung mali ah. I-manage nyo ang internal branches nyo. Tama sir? I-manage nyo ang internal branches nyo. Ngayon, kung hindi nyo naintindihan, itanong nyo. Kasi ako, mahilig din ako magtanong kasi bago na ako dito. Kung mali ako, turuan ninyo ako. Tanggapin ko. Kasi hindi ako nagmamarunong dito. Kung ano yung tama, doon ako. Ngayon, 10 branches ang hawak mo. Wing, division, brigade, mono, etc. Sampo yun, kasama ang auxiliary, sir. Tama? Sampo yun ang hawak ng isang pilar. Ngayon, ang trabaho naman, bigyan mo ng instruction yung internal chairman na tinayo doon na siya magparami from first wing to 23rd wing. Bigyan mo ng instruction na siya maghanap ng chapters. Tama ba ko doon? Siya magtrabaho niya yun, maghanap ng chapter. Ngayon, yung chapter niya, hindi nagbigay ng butaw. Tatlong beses, i-dissolve mo. Tatagalin mo. I-dissolve mo. Hindi nga nagbigay ng butaw. Yun ang 500. I-dissolve mo. Karapatan mo yon, as chairman ng pilar. Ngayon, yung mga chairman ng mga pilar, hindi nag-inform sa 001. Ano ang gagawin ko, sir? Sir. Pwede ko siya tanggalin anytime. Opo, kasi... Kasi hindi siya nag-inform sa akin eh. Opo, ang chairman kasi... Lagi pong nakanoted yan, kung mapapansin nyo sa atin pong mga advisory, noted by national officers, by GUCDDC. Kumbaga, kung sino yung 001 sa central branch? Central branch kasi ikaw, central branch, BGTFBII, central branch tawag yan. Ano yung mga nasa internal yan? Pilar. Ano yung pilar? Division, coalition, alliance, elite. Tapusin ko. Obligado ang CNC ng pilars na mag-inform sa 001. Correct? Ngayon, kung hindi kayo mag-report sa akin, may ano kayo sa akin, may tawag nitong, may ground. Ground for impeachable. Pwede kong gawin yan. Pero dahil mabait ako, magsama ako sa inyo. Hanggat kaya ko. Pero kung magmatigas kayo, gamitin ko ang power ko as 001 to protect and preserve my organization. Yan ang power ko. Kaya dapat intindihin niyo. Dahil kung sino man ang hindi umintindi nito, pwede ko yung ipa-impeach kahit sinsikapan ng pilar. Yun ang power ng chairman. Kung i-bypass ninyo ako, kasi lumaki na ang ulo nyo. Ganun yun. Para mabalian na sungay, say warning ninyo, warningan ninyo. Lahat ng mga 001, take note. Yan ang power natin na 001 to preserve and protect our organization. Yan ang tanda ninyo, yan ang power ninyo. Kung sino man dyan sa CNC ninyo ng pilar na matigas, yan ang gamitin ninyo. Lalambot yan. With your respect. Paglilinaw lamang, pagdating po sa mga posisyon, ano po, tayo po ay may mga posisyon na pinangahawakan na, o iba-iba man ang ating pinangahawakan. Ang chairman, supervising officer po yan. Ang president, judiciary, ang dalawang vice legislative, tsaka executive. So ang president have the power. Oh, the president po pwede may impeach kung may ginawang hindi maganda, lalo pat siya elected,
dadaanin mo rin sa quorum. Hindi lang chairman ang magdidesisyon. Papatawag yan. Pag-uusapan yan. Pag-uusapan yan. Kasi supervising of chairman ka. Dahil ka presidente, umangat ka, naglagay ka ng presidente. So, binigay mo sa presidente ang pagkakataon na siya ang gumalaw. Kagaya nito, nagkarte election, ako naging pangulo, si CID ang chairman, binibigay ni CID ang floor sa akin para gumaan ang kanyang trabaho, ako mag-asikaso. Para siya, mabigyan niya ng pansin yung iba. Hindi po tayo bilang mataas ako, chairman na ako sa amin. Yung pagiging kamay na bakal minsan, nagkakaroon po ng problema yan. Nagkakalasan ng ating mga kapatid. Parang sa buhangin nga daw, paano ka makakadampot ng maraming buhangin? Pag maluwag ang kapit mo, lulusot. Pag hinigpitan mo, lulusot pa rin. Okay lang, ayusin lang. Hawakan mo ang mga tauhan mo ng maayos. Diba? Hindi natin kailangang maging yung gamitan ng kamay na bakal. Paliwanagan natin ng maayos. Kasi nga eh, apatiran tayo, sumali yan, nasa puso niya.